careful with my heart. Na. So, ini-imagine mo ba, Makoy, na makaka-love din mo yung parang unang nagbigay ng break sa'yo? Hindi ko akalain. Shadow. Na dami ng kapartin din. I mean, sa tagal. Hindi ko akalain na dati talent ako. Ang galing di gym ka. Ikaw, Janela, how, kumbaga, ano yung masasabi mo kay Makoy nung una mo siyang makita dun sa Be Careful? Ang quiet dun eh. Sobrang mahihayin si Makoy as in super. Natayo naman eh, pareho kami mahihayin. Pero nakakatuwa to work with him again kasi nga nakita ko paano nga kami nag-grow kasi nga parang nag-start kami together basically eh. Parang ganun. So, kanina tinatanong ni Maria kung sino daw si Elise. Hindi mo ba pinakilala? Hindi mo ba tinanong? Hindi ka ba niya tinanong kung anong... Kilala niya na po. So, ganoon na check-tip na pala. Hindi mo ba ini-introduce na ito po, yung dati kong love team, mga ganyan. Ngayon lang po nakilala. Pagka tinanong ko yung love team, kasama ko dati. Ano yung mga banding nyo? Ano yung mga tinatanong niya sa inyo pagka nandun kayo sa set? Ano yung mga binibigay yung payo ni Maria sa inyo? I'm going to go to the next one. Parang sabi niya, be careful. Be careful. Be careful. Like, kasi alam niya yung mga, syempre, kapasigan siya ng mga pinagpasigan. So, sabi lang niya, be wise, syempre, pagdating sa love. And darating din daw one day. Sabi niya, darating din daw yung perfect. E di ba dumating na? Pero ano yung dalawa, napapag-usapan niyo ba yun? Kasi pareho kayong solo na ngayon. Oo nga, hindi niyo ba napapag-usapan yung mga love team niyo before? Ano yung ganito? Ano napag-usapan? Sorry, ano yan? Hindi ko napag-usapan niya kasi pareho kayong galing love team. Tapos ngayon, solo-solo na kayo. Nakaprepare kayo sa iba-ibang mga karakter. Sobrang short love na parang... Medyo napag-usapan na namin. Kasi nga... Alam ko naman yung pinagdaanan niya. Ako din yung pinagdaanan. Alam niya yung pinagdaanan. Sa open kayo. Tapos, ikaw Makoy, kumbaga ngayon, nakasama mo si Janela. Kumbaga, how do you find her? As a friend, as a katrabaho, di ba? Matako na naman. Asay doon sa matako na sinasabi mo. As a friend, tsaka as a katrabaho. Kasi imbas yung magkakamaw si Janela. Kasi noon na pangasin sa set eh. Di ba, kadalasan, babae, maayos siya. Kasi gusto ko na matapos. Hindi mo naman sinasabi yung bata pa siya, napapanood mo na siya. Pwede. Wala ka man sabi, so hindi na ka stress. At sabi ko kanina, hardworking pa din niya. Na kahit dati na nakita mo sa kanya, pinagkaiba nung pagkakas. Sabi, inala talaga niya yung harap. Kaya, pag ganun ka nung bawa, masarap na Actually, siya din nakakatuwa kasi nung Be Careful, nakita ko kung gano'n siya ka-uncomfortable sa harapan ng camera. Talagang hindi niya masabi yung lines niya, nahiya talaga siya. Tinuturo mo ba siya? Hindi kasi ako, bago din ako noon eh. So, in-observe ko lang. Pero ngayon, mas comfortable na siya. Like, nag-grow siya into the man that he is now. So, nakakatuwa. Grow na, literally. Pero hindi hype. I can share right now is natuto ako from my last and
mas ano na ako ngayon, mas smart, mas careful ako ngayon. And ganun pa rin, I'm the same, but just stronger. Tapos yung... So, ikaw, Makoy, kamusta ka na nun ang love life mo ngayon? At least may masaya dito, isa, di ba? Ikaw ba, eh... May bagay na kamasaya sa'yo. Eh, joke lang. Nakipag-date ka na ba ngayon? Or parang you're looking forward? Masaya naman yung puso mo yun sa pamilya ko. Showbiz. Showbiz, eh, no? Pero... Walang crush? Ganyan? Wala na. Sino yun? Ayun, Ella, congratulations. Parang nalilinya ka sa mga ganitong klaseng genre, di ba? After ng Killer Bride, tapos ito naman. Lagi na lang ako matatanakot. Diba? So, kamusta parang ang daming natutuwa dun sa tandem ninyo? Yung parang chemistry ninyo ni Joshua. Na sinasabing, uy, bagay sila, ganyan-ganyan. Kumbaga, on screen, ano masasabi mo dun? Napapatuwa. May mga fans club na rin kayo together. Sobrang nakakatuwa kasi I'm actually having so much fun working with Josh kasi napakagaling niya talaga. It's true what they say, napakagaling niya talaga. And nagkaroon na din kami ng sariling bond eh. Kumbaga open kami sa isang isa. Pag may problem, nakakausap namin yung isa-isa. So pag nagkaka-eksena kami, talagang naiintindihan na namin yung isa-isa tingin ng isa. Speaking of problem, alam naman natin dumaan si Joshua dun sa isang klase na hindi siya masaya on love life. Ngayon ikaw masaya ka. May mga times ba na kumbaga kailangan mo mag-advise sa kanya, kailangan i-console siya? Actually, okay naman si Joshua. Hindi ko siya nakitaan na nag-aggress. He's fine and happy naman siya ngayon. He told me happy naman siya na nag-explore sa life by himself. So he's going. Okay naman siya. Tanungin natin siya kung naman. Oh, pero kasi super friend mo din si Julia. Yeah, friend ko siya. So, ano, hindi ka na awkward? Hindi naman kasi it's work is work naman eh. work is work. I'm still friends with Julia but that doesn't mean naman na hindi kami pwede maging friends ni Joshua. So, kahit love team kami on screen, hindi naman kailangan sa totoong buhay may something din. Okay. Very mature naman. Yeah, okay naman. You personally, nagkakausap kayo ni Julia? Even up to now? Or parang lately hindi? Lately, hindi ko na siya nakasama masyado kasi busy na din kami ngayon sa kanya-kanyang lives. Pero I text her occasionally. Kumusta siya? Ikaw, Makoy, kamusta na yung dalawa naman? Yung dalawang kaibigan mo? Jameson, saka si Elise. Kailan na ba? Wala akong nabalita na sa kanila, pero sobrang wala ka nung showbiz ha. Masaya pa lang sa kanila dalawa. Kasi syempre matagal din yung nagkasama ni Elise at si James ang paggrupo ko. Kumbaga malalim din yung pinagsama namin dalawa. Kaya ngayon may bawat sa amin na ako, masaya pa rin sa kanila kasi yun naman yung maganda talaga dapat dito sa industry. Hindi mo kailangan ibaba yung mga tao. Hanggat maaari pag nagiging successful sa akin, hanggat maaari itaas niya din sila. Kaya sa akin, walang halong showbiz talaga. Parang happy ako. May mga romantic thing ba na abangan dito sa Yeri sa inyong dalawa? Or talagang takot tayo? Or talagang, or may mga sweetness din makikita sa inyo? Meron din naman, pang break nung takot-takot. Meron din namang light moments kami together. Ay, kamusta pa nakatrabaho yung bagong Dar na si Jane kasama niyo rito sa movie, di ba? Hindi ko siya naka-excel. Kasi siya plays young person. Okay, hindi din. Kamusta yung bimpa ni Maria sa'yo? Talagang tinago mo? Hindi mo talaga nilabahan? Oo, actually may spray pa yun. Yung lumalamig na spray. Kaya sa akin nabulot ako kasi... Binigyan ka na din yan ng lumalamig na spray. Hindi nyo na binigay sa akin. Pero yung bimpa lang, baga sinusoli ko nung ano, nung mali. Ayaw niya ibal? Ayaw niya? Sabi ko, nakakatawa. Kasi yung pala nalaman ko, lahat pala ng bimpa niya, puti. Sabihin, sa kanya talaga yun. Kaya sa akin pa, hindi ko nilalaman. Souvenir. So kung sakali bang makitang maganda yung kumbaga yung tandem niyo on screen at gawin kayong love team na dalawa, kumbaga anong komento niyo doon na sa mga susunod niyong film na pinakitaan? Well, if okay lang kami ng project ulit naman, of course, okay lang.
I'm open to working with him. So, para sa kanyang under, kumbaga, nandali din siguro para sa akin. Legit natin. Legit. So, kilala ko naman siya personally. Masaya naman din. Tama din. Anton, balikan ko lang yung kanina sabi nga niya na parang di ba sa showbiz maliit lang, so kahit may mga nangyari issues na mas makikita at makikita mo pa rin yung mga naka-issue before. Ikaw, how do you face that? Or how do you deal with it na yung pag nakita mo yung parang person na ay medyo na awkward ka rin? Wala, kasi you have to realize na it's a small industry, so makikita at makikita talaga ko kayo if ever. So, it's happened many times actually to me. Pag nangyari yun, wala, just, let me lang. Kasi tama na ulit si Elle. So, hindi na kayo nag-usap pa ng Elle. Okay, so invite them na lang to watch itong Hairest. Invite them. First of all, maraming salamat sa inyong lahat sa Putkulit ngayon. And sana supportahan nyo yung film namin na The Hairest showing this November 27th. And you can buy Frasco Martis po yan at Dino Regal Entertainment. Sana po ang mga nito. Kapagalan nyo. Wait, last question ko. Since sinag-sunod yung mga projects nyo, and for sure may mga ipon kayo, meron pa kayo mga rewards sa sarili nyo na binili? Travel. Next year, gusto mo mag-travel. Gusto ko mag-Europe tour. Ako. Ikaw. Ito lang ako sa... Sama kayo. Kasama ka na lang kay Janelle. So mag-invest. Ito ano, priorities. Para mag-invest na ako para kapit bata ako. Para sa magmatanda na ako, doon ako mag-travel. May negosyo ka na nga. Ayun, negosyo ko din na inaaral ko paano mag-negosyo. Pero kayo na person, hindi ka-handle ng mga earnings. Budget, ganyan. Kaya mo. Yung taxes, hindi pa siguro. Pero yung like, everyday life budgeting, yun na yung thank you. Mami ko na